Isa ka rin ba sa mga taong hirap makapag-ipon? Sawa ka na bang palagi na lang add to wishlist ang mga bagay na gusto mo dahil wala kang sapat na pera para bilhin ang mga ito? Pagod ka na bang magtrabaho dahil kahit anong overtime at work on day off ang gagawin mo ay parang wala pa rin nangyayari? Marami sa atin ay alam na wala tayong problema sa paggastos. Ang problema lang natin ay kung paano mahihigitan ng ating income ang halaga ng ating mga pangangailangan. Walang masama kung gumagastos ka ng 15,000 pesos buwan-buwan at wala kang naiipon. Pero kasalanan mo pa rin kung kumikita ka lang ng 15,000 pesos at wala kang ginagawa kung paano ito mapapalaki. Responsibilidad mo na i-increase ang iyong income. Kahit mahalaga ang paggawa ng budget at magbawas ng mga unnecessary expenses, mas mahalaga na maging focus ka sa pag-increase ng iyong income dahil marami itong magandang benefits na naibibigay sa iyo. Gaya na lang ng hindi pagkakaroon ng utang, wala kang stress sa iyong finances, madali mo lang ma-achieve ang iyong mga financial goals at maiiwasan mo ring mamuhay ng paycheck to paycheck. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang limang pamamaraan kung paano mo ma-increase ang iyong income. Pero bago yan, kailangan mo munang alamin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan mong i-increase ang iyong income. Dapat meron kang goal o purpose kung bakit kailangan mo itong gawin. Ito ba ay para sa pagpapatayo ng bahay, para sa iyong emergency fund, o para sa iyong investment? Ang pagkakaroon ng dahilan kung bakit meron kang goal ay ang magbibigay sa iyo ng motivation upang magpatuloy na gawin ang mga bagay na iyong nasimulan. Pangalawa, dapat ay alam mo ang iyong financial situation sa ngayon. Kung meron ka bang sapat na naiipon pagkatapos mong ibawas ang iyong mga gastusin sa iyong income. Pangatlo ay dapat alam mo ang number o price ng iyong goal. Hindi sapat na alam mo lang ang iyong gusto. Dapat meron itong kasamang price at kailangan mo rin itong isulat sa isang papel. Maraming nagawang pag-aaral na kapag isinulat mo sa papel ang iyong goal ay malaki ang chance na ito ay matutupad. Siguro ito ay dahil sa pagiging focus na nakakaapekto sa paggawa ng mga mabuting desisyon. At pang-apat ay ang paghahanap ng paraan kung paano mo ito maisakatuparan. Maraming paraan kung paano mo mai-increase ang iyong income. At yan na nga ang pag-uusapan natin ngayon. Para hindi mo makalimutan ang mga aral sa videong ito, mas mainam na gumawa ka ng notes para naman pagkatapos mo itong panoorin, mas lalo mo pang mapapalawak ang mga ideya at mai-apply mo ito kaagad. Number 1. Magsimula ka ng side business. Ang unang paraan kung paano mo mapapalaki ang iyong income ay ang pagsisimula ng side business. Hindi lahat ng tao ay merong privilege na makapagmana ng isang negosyo. Pero ang katotohanan, karamihan sa atin ay merong chance na makapagsimula kahit sa maliit na kapital. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ngayon at meron ka pang ekstrang oras, mainam na ilaan mo ang ekstrang oras na yan para maghanap ng ibang opportunity. Maraming side businesses ang pwede mong simulan sa ngayon. Mapa-online o offline man yan, nakadepende pa rin sa iyo yan kung pasok ba ang iyong skills at kung meron bang malaking demand dito. Totoo na ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi madali, time-consuming at parang pangalawang trabaho mo na rin ito. Pero kapag nagawa mo ito ng tama, malaki ang chance na kikita pa ito ng mas malaki sa iyong unang trabaho at kayang magbigay sa iyo ng financial freedom. Ang maganda sa side business ay meron kang control. Lahat ay nakadepende sa iyo dahil wala kang boss at pagmamay-ari mo ang iyong oras. Dito mo rin maiintindihan ang pinagkaiba ng active income at passive income. Sa trabaho, kumikita ka ng active income dahil kailangan mo pang magtrabaho bago ka kikita ng pera. Ang ganitong cycle, trabaho muna bago income, ay hindi magbabago kahit magiging supervisor at manager ka pa ng inyong kumpanya. Pero sa side business ay iba. Sa una, kailangan mo pang maglaan ng ekstrang effort at gumawa ng mabuting plano. Pero sa paglipas naman ng ilang taon, kung namamanage mo ito ng maayos, kaya mo nang i-outsource ang iyong trabaho at patuloy ka nakikita ng pera kahit natutulog o nagbabakasyon ka sa malayong lugar. Isa pang maganda sa side business ay namamaximize nito ang iyong income. Kung dati ay kumikita ka lang ng sapat na pera at iniipon ang 10% ng iyong sahod, ngayon ay kaya mo nang mag-ipon ng 30% galing sa iyong income buwan-buwan at nababawasan din ito ang oras na kinakailangan sa pag-hit ng iyong goal. Kaya kung plano mong ma-increase ang iyong income habang nagtatrabaho ka, subukan mong magsimula ng side business.
Kahit hindi steady at maliit lang ang kikitain mo sa una, malaki naman ang potensyal nito na lalago at marami ka ring matututunan sa iyong mga karanasan sa pagnenegosyo. Number 2. Gawin mong secondary source of income ang iyong hobbies. Marami sa atin ay eksperto at merong angking galing sa iba't ibang bagay. Merong magaling magluto, magaling sumayaw, magaling sa games, magaling kumanta, magaling sa painting, magaling magsulat, at marami pang iba. Pero ang common problem ng majority sa mga tao ay hindi alam kung paano ito i-monetize o kung paano ito pagkakakitaan. Alam mo ba na marami ng paraan ngayon kung paano kikita ng pera habang ginagawa ang mga bagay na gusto mong gawin? Gawin nating halimbawa na mahilig kang magsulat. Dahil na-inspire ka sa mga libro ni Stephen King, naisipan mo ring gumawa ng sarili mong horror story. Pagkatapos mo yung isulat, sa halip na ikaw at mga kaibigan mo lang ang makakabasa, pwede mo yung gawing e-book at ibenta sa Amazon o di kaya isubukan mong mag-self-publish. Kung ikaw naman ay magaling magluto katulad ni Ninong Rai, pwede ka rin gumawa ng sarili mong YouTube channel at simulang ibahagi ang iyong mga nalalaman sa pagluluto. At kapag meron ka ng sapat na audience, pwede mo nang i-monetize ang iyong YouTube channel at kung merong isang kumpanya na nagka-interes sa iyong channel, pwede ka rin kikita ng ekstrang pera through sponsorship. Kung ikaw ay mahilig sa gardening, pwede ka rin magbenta ng tanim sa iyong mga kaibigan o mga taong malapit sa iyong lugar. Marami pang paraan kung paano mo gawing secondary source of income ang iyong hobby. Ang gagawin mo lang ay maghanap ng platform na maraming user at kaya ring magbigay sa iyo ng income. Number 3. Subukan mong magbenta. Nabanggit natin sa tip number 2 kung gaano ka posible na kumita ng pera galing sa iyong mga hobbies. Pero aside sa hobbies, marami pang paraan kung paano ka kikita ng ekstrang pera at isa na doon ang pagbebenta. Maraming mga bagay ang pwede mong ibenta sa ngayon. Ito ay maaring produkto ng iba o mga lumang gamit na nasa iyong bahay na posible pang mapapakinabangan. Kahit anong bagay, as long as meron itong value at maganda pa ang quality, pwede mo yung ibenta. Sa iyong mga office mates, kaibigan, mga friends sa social media, kapitbahay, o pwede ka rin gumamit ng online shopping platform gaya na lang ng Shopee at Lazada. Mahalaga na matutunan mo ang pagbebenta. Dahil ito ang isa sa mga mabilis na paraan kung paano ka kikita ng ekstrang pera at magbibigay din ito sa iyo ng long-term skills na magagamit mo kung plano mo nang magnegosyo. Number 4. I-increase mo ang iyong value. Maraming mga tao ang palaging nagre-reklamo na maliit lang ang kanilang income. Sinisisi nila ang gobyerno, ang ekonomiya, ang mga korap na politiko, pero wala silang ginagawa upang ma-upgrade ang kanilang skills at ma-increase ang value na nabibigay nila sa karamihan. Sa halip na magbasa ng libro at mag-enroll sa isang online class, mas pinili nilang maglaro at magsayang ng oras sa social media. Sa halip na mag-develop ng isang produkto at subukang magbenta, palagi silang bumibili at pinili na lang na maging consumer. Kung bakit merong malaking pinagkaiba ang income nating lahat, kahit pareho lang tayong may 24 oras araw-araw, ito ay dahil sa value na kaya nating ibahagi sa mga tao. Ano ang value ng isang doktor kumpara sa isang taxi driver? Ano ang value ng isang construction worker kumpara sa isang engineer? Kung bakit 10 times na mas malaki ang kinikita ng isang doktor kumpara sa isang taxi driver, ito ay dahil 10 times din ang value na naibibigay niya sa kanyang mga pasyente. Hindi tayo binabayaran base sa oras ng ating pagtatrabaho. Sa halip, binabayaran tayo base sa value na naibibigay natin sa oras ng ating pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho ng mahabang oras ay hindi solusyon o mabuting paraan kung gusto mong ma-increase ang iyong income. Kaya mo pa rin namang kumita ng mas malaki kahit hindi mo binago ang oras ng iyong pagtatrabaho. Ang kailangan mo lang na gawin ay i-upgrade ang iyong skills at maging valuable sa iyong kumpanya, sa iyong boss at sa iyong mga customers. Kagaya na lang ni Tim Cook, merong report na ang kanyang annual salary ay $3 million o kung sa pera natin ay katumbas ng halos 150 million pesos o 410,958 pesos ang sahod niya araw-araw. Bakit binabayaran siya ng ganito kalaking pera taon-taon? Ito ba ay dahil masipag siya, magaling mag-isip o dedicated lang siya sa kanyang trabaho? Maraming dahilan kung bakit siya binabayaran ng ganitong halaga. Pero ang pinaka-main reason kung bakit ganito kalaki ang kanyang income taon-taon,
Ito ay dahil sa value na naibibigay niya sa kumpanya na merong net worth na $2.08 trillion. Pero bilang isang simpleng mamamayan, hindi mo na kailangan maging CEO ng isang kumpanya. Kaya mo pa rin namang palakihin ang iyong income sa ibang paraan. Ang nais ko lang iparating ay ang iyong income ay refleksyon lamang sa sukat ng value na naibibigay mo sa mga tao. Kaya kung gusto mong ma-increase ang iyong income, i-increase mo muna ang iyong value. Number 5, iwasan mong mangutang. Kahit hindi direct na paraan sa pagpapalaki ng income ang pag-iwas sa utang, naiisip mo ba kung gaano kalaki ang interest na binabayaran mo galing dito? Kung nagbabayad ka ng 10 to 20,000 pesos na interest sa utang taon-taon, naiisip mo ba ang posibleng interest nito kung ininvest mo ito sa iyong negosyo? Kung bakit ko isinali ang pag-iwas ng utang kung gusto mong ma-increase ang iyong income, wala kasing sense kung kumikita ka ng ekstrang pera galing sa iyong mga sidelines kung ito ay napupunta lahat sa iyong utang. Walang sense kung kumikita ka ng 36,000 pesos sa iyong side business taon-taon kung nagbabayad ka naman ng 40,000 pesos na interest sa iyong utang. Mas mainam na pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka magdesisyon ng mga utang. Isipin mo muna kung talagang importante ba ang paggagamitan mo ng pera, kung hindi ba ito makakasira sa iyong budget at kung hindi mo ba maisasakripisyo ang iyong pag-iipon. Palagi mong tandaan na kung kapos ka sa pera, sa halip na mangutang o manghiram, maghanap ka ng paraan kung paano mo mapapalaki ang iyong income. Sa ganyang paraan, wala kang babayaran na interest, wala kang financial stress, and at the same time, lalo mo pang nagagamit ang iyong financial intelligence. So ang limang paraan kung paano mo mapapalaki ang iyong income ay number 1, magsimula ka ng side business. Number 2, gawin mong secondary source of income ang iyong hobbies. Number 3, subukan mong magbenta. Number 4, i-increase mo ang iyong value sa mga tao. At number 5, iwasan mong mangutang. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, gusto kong magpasalamat sa iyo sa panunood. At kung nagustuhan mo ito, huwag mong kalimutang mag-iwan ng like para mas lalo pang ma-recommend ni YouTube ang ating video sa mga taong gusto ring ma-increase ang kanilang income. Sa ating 5 tips na tinalakay ngayong araw, alin sa mga ito ang pinakanagustuhan mo sa lahat at plano mong i-apply simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.